Hello mga ka-TikTok! Ako po si Brover. Sus, Mariosep. Narito po ako para mamasko. Joke lang. Narito po ako para pag-usapan ang tungkol sa banal na pamilya or Holy Family. Sa kasaysayan, ang paggunita sa kapistahan ng banal na mag-anak ay ipinagdiriwang na ng mga Coptic Christians from the early times. O, di ba? Dahil ito sa pagtakas ng mag-asawang Maria at Jose, syempre, kasama ang batang si Jesus sa Ehipto noong ipapatay ni Hari Herodes ang mga sanggol na may gulang 2 taon pababa o mas kilala bilang Niños Inocentes. Until 7th century ay hindi pa ito opisyal na kinikilalang kapistahan ng simbahan. Subalit, noong 1921, sa pamamagitan ni Pope Benedict XV, ay opisyal itong kinilala bilang isang kapistahan. Originally, ipinagdiriwang ang kapistahan ito after Epiphany o yung pagkatagpo ng mga haring mago sa sanggol na si Jesus. Subalit, noong 1969, ay inilipat ito sa unang linggo right after Christmas. Bakit nga ba ipinagdiriwang ang kapistahan na ito sa ating simbahan? Una, upang bigyan ng kahalagahan ang buhay ni Jose, Maria at Jesus bilang isang pamilya. Kung kaya nga, napakahalaga na ang isang pamilya ay binubuo ng ama bilang kaligi, ang nanay bilang ilaw ng katanan. Eh brother, ano pong papel ng mga anak? Sila ang bunga ng pagmamahalan ng ilaw at ng kaligi. Pangalawa, bagamat si Jose ay hindi tunay na ama ni Jesus, siya ang tumayo tagapaggabay habang si Jesus ay lumalaki dito sa lupa. Kaya nga, ang pamilya ay hindi lamang dumedepende sa blood relation. Even Joseph is the foster father of Jesus while living. At pangatlo, ang mga magulang ang unang guro ng kanilang mga anak. Kaya nga, ito'y isang malaking hamon sa kanila na maging mabuting ehemplo sa kanilang mga anak. Yun na lamang mga ka-TikTok. Next week, ang pag-uusapan natin ay Mother of God.